treasure hunting weekend, pangalawang araw namin sa treasure site natin na in-upload kahapon. At ito ang part 2 video. Ang pag-scan sa na-detect ng ating mga manual na gamit, katulad ng mga aura meter, drop 1, dowsing rod, at ng pendulum. Yun ang ginamit namin kahapon. Kaya ngayon ay sa scanning na tayo. Gamit ang Proton Elec LB16, latest ng Asuba. Magandang klaseng scanner at deep penetrating. Kasi meron siyang 16 sensors, yung mga antena na mahaba. At kung gusto niyong bumili ng ganito, sa legit store na tayo, sa Cavite, yan ang Bourbon Electronica. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon, 0975-6675-030 para sa katanungan. Huwag mahiyang tumawag at sabihin nyo ako ang nagrekomenda para maistima kayo ng sakto at merong counting discount. Alright, so pinalinis muna namin ang kapaligiran, ang palibot, para hindi tayo madisgrasya. Ayun, bumaba si invisible sa baba. Dinetect niya yung hukay. Mahina ang detection diyan sa hukay, kaya yung na-detect sa unahan kahapon ay yan na yung ating i-scan. At dito natin malaman kung more than minerals or more than magnetic rocks ang value ng ating ma-scan sa proton. At ako'y mag-shoutout muna sa ating mga katiyads. At sa mga bago pa lamang na nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe din para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Shoutout tayo sa ating mga katiyads sa Luzon, sa Northern Luzon, diyan sa Cordillera. Marami tayong katiyads diyan sa Baguio City, kahit na diyan sa Metro Manila. At shoutout sa buong Visayas, diyan sa Iloilo, marami tayo diyan. Shoutout sa lahat. Okay, dito rin sa Leyte, Bohol. Diyan sa Hagna, marami diyan. Sa Hernandez, sa Garcia, maraming treasure diyan. At shoutout sa ating mga katiyads diyan sa Dinagat Island, sa San Jose. Shoutout diyan. Sucuro, Siargao, sa Surigao del Sur, San Miguel, Magruyong, diyan sa Bayabas, shoutout sa lahat. At diyan sa Agusan, Manolo Fortich, shoutout diyan. Meron tayong mga katiyads diyan. Sana suwertihin tayong lahat sa taon na ito. Okay, so ito, ang iska namin ngayon ay ang palibot mismo ng malaking bato na ito. Yung kanina, yung iniska namin doon sa tinuro ng telescopic ay nasa value lang siya ng mga minerals. Hindi siya umabot sa metallic na value. Kaya yon ang na-detect ng ating doon, mga manual, yun ay mga mineralized rocks, mineralized soil or magnetic rocks. Yun palagi ang mga tinatawag na decoy, nare-decoy tayo kapag ang gamit natin ay mga manual. Kasi ikot talaga siya, gagalaw siya, iikis siya kapag merong mga minerals. Okay. Kasi ito, umpisa na natin dito sa may malaking bato. Baka meron dito at hindi lang na detect ng ating mga manual na gamit.
Kasi noong kahapon, noong unang video natin, part 1 nito ay walang detection sa malapit sa malaking bato. Okay, so umpisahan natin. Okay, at mababa pa rin ang reading. Mineralize well pa rin ang value ng mga na-detect dito sa paligid ng bato. Kaya dito, by scanning, ay matuldukan natin ang palaging pag-isip natin na mayroong nakabaw na treasures. Kasi kung hindi natin yan mai-scan, ay iniisip talaga natin na mayroong treasures. Yan ang kagandahan sa scanner. Pero hindi naman 100% ang scanning na magka-hits kagad. Kasi kunti lang talaga ang lugar na mayroong laman, na mayroon pang laman. Kasi pwedeng nakuha na kahit may magandang marker, legit. Ang problema niyan, baka hinukay na yan noong 1970s pa or 1980s, maliliit pa tayo noon. At baka nakuha na, yun ang mga reasons kung bakit ang ibang legit marker ay walang laman dahil sa na-recover na ito noong 1970s pa, noong mag-uso ang treasure hunting 1970s. Noong 1960s, medyo inosente pa ang mga tao noon. Pero nang naging presidente si FM, si Apo Lagay, doon nauso ang treasure hunting. Sa ating laptop, yung image dyan na nakita nyo, kung napansin nyo, ay kalat, hindi siya solid, kaya hindi siya item. Kaya ano, kalat, dapat kasi ano talaga, kung hindi bilog, rectangle or kwadrado. Yan ang mga magagandang image na na-scan. Para makasigurado tayo at makahanap ng positive, binalikan namin itong tinuturo ng telescopic marker. Baka sakaling nalakas ang signal. Meron din kasing hindi ma-explain na pangyayari or phenomena. Itong merong araw na
mahina ang detection at mayroon ding araw na malakas. Bakit kaya ganun? Kahit electronics, kahit itong scanner ay mayroong araw na malakas ang mga scanning, maganda ang mga image na lalabas. At mayroon ding araw na wala talaga kahit saan magpunta. Kaya parang naniniwala na rin ako sa mga ganyan na mayroong araw na maganda, mayroon ding araw na hindi. So hindi lahat ng araw ay maganda for treasure hunting. Yun ang i-research niyo mga katingat. Sa amin, Tuesday ang maswerte. Sa amin, tsaka Monday. Ang lahat ng araw diyan na hindi ko nabanggit ay hindi maganda. Yun ang experience namin. Okay, so last night na scanning sa tinuturo ng marker na telescopic. Makati ang ano dito? Makati ang tuyot kasi yung mga ano, yung surroundings. Kaya makati sa balat yung ano diyan, mga patay na dahon. Kaya kung napansin niyo, palagi akong naka-hoodie, balot yung mukha ko. Yan din kasi allergy ako sa mga ganyan, sa mga makakati na mga dahon. Okay, so tapos nang nilinis ang palibot. Ngayon gawin natin ay scan muli natin. Baka sakaling merong lilitaw na magandang image. Likod muna kami sa norte. Back at north. Harap sa south. Andin pwede tayong mag-iba ng direksyon, basta makapag-start lang tayo ng north. Norte ang likod. Kasi ang north ang magnetic. Malaki ang epekto ng magnetic north sa mga electronics gadget. Okay, so harap tayo ngayon sa north. Pwede na yan, basta pag-start, norte talaga ang likod. Okay, so hoping for positive scanning at positive image. Okay, ang lumabas ay ganun pa rin. Mababa pa rin. Pasok sa minerals. Magnetic rocks ang area, kaya sa palagay ko ang na-detect yan ng ating mga dowsing ay minerals. Pero kahit ganoon pa man ay para sa akin, kung ako ang may ari ng site na yan, ay i-test dig ko pa rin yan doon sa tinuturo niyang marker. Kasi hindi natin alam, baka binalot ng makapal na alkitran ng item, kaya hindi ito ma-scan. Hanggang sa muli mga katiyats, kami magpaalam na. Maraming salamat at ikaw kayong lahat.